ko nga, yan! Pogi! Yan! Magandang buhay, Pilipinas! Magandang buhay, mga ka-okay! Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. At ang video natin sa araw na to, syempre, alam niyo naman yung nalalapit na okasyon at ito'y ang araw, ang birthday ng ating mga itay, tatay, papa, daddy, ano pa ba? Airpot! Ayan. So, ayan po ang ating nalalapit na Father's Day. Kaya, gusto ko mapanood nyo itong mga tatay na talagang nagkakanda kumahog sa kanilang pagtatrabaho para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. Kaya, panoorin po natin. Let's go! Oy, malagkit. Ayan. Kaway, kaway. Yan. Kaway, yan. Pogi. Yan. Oh. Unang kitanong, ha? Yan. Walo. Ayan, sige, salamat ha. Kahit nasa hirap ng buhay, nagtaguhin ko, gawa sa pagkindang tagalang. Ngayon, hindi lahat ng araw mabili. Kailangan tiyaga rin. Eh, sa kayong pagdidisiplina, kailangan din yung... Kasi sa una-una, ang bata hanggang maliit, kailangan turuan mo. Di ba? Pag mamalaki ko kasi, napagtapos ko yung mga anak sa kanyang pag-aaral. Tapos ako dahil napalaki ko sila dahil sa trabaho ko. Ngayon, sila naman yung mabubuting anak naman. Itong anak ko, dalawang babae, ay dalawang lalaki at limang lalaki. So, ang trabaho ko, 32 years na ako nagkakariton sa Smoky Mountain. Smoky Mountain pa lang, araw, manggang permanent. Ngayon, pagmamalaki ko sa hindi ko, bilang sa nga ba dahil napalaki ko sila ng maayos sa mabuting paraan, sa malinis na trabaho. Tsaka ang misis ko, okay naman din. Wala kaming ramdaman, okay naman yung pamilya ko. Okay. Tsaka unang-una magpapasalamat ako dahil hanggang ngayon trabaho ko, yung mga kapitbahay, yung mga kinukuha ko dito mga basura, mga customer ko ay nakakatulong sa akin, nakakatulong din ako sa kanila. Kaya malaking bagay sa akin din, napalaki ko sila sa pamamagitan ng basura. Okay. Sige. Paano mo masasabing mabuting tatay ang yung asawa sa kanyang mga anak? Masasabi ko pong mabuting tatay ang asawa ko sa kanyang mga anak sa kadahilanan po. Siya po ay napakauli ng ama. Siya po ay may mabuting puso para sa mga anak niya. Bilang isang ama, na ibibigay niya naman sa mga anak niya yung mga pangangailangan ng mga anak niya. At higit sa lahat, yung pagmamahal niya nandoon at hindi niya iniiwan kahit anong mangyari sa lahat. Kahit anong mangyari sa mga anak niya. Nandoon pa rin yung suporta at pagmamahal, hindi nawawala. Ito yung mga pagsubok kaming nararanasan. Pero bilang isang ama at isang asawa na rin, ay yung suporta niya at ang pagmamahal ay talagang nandoon talaga siya. Hindi niya iniiwan at hindi niya at hinakaligtaan ang pamilya niya. Yun lang po, salamat. Maraming paraan o dahilan para sabihin kang mabuting ama. Una-una, pakita mo sa mga anak mo yung pagpapahalaga mo sa kanya. Ano ba, katalpo nito.
Pinaposikot siya na para sa pag-aaral niya. Yes. Para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Sa ganun, hindi naman para sa akin, para sa kanya rin naman yun. Kaya kahit malayo, kahit hirap ako, may trabaho, sinisingit ko yung oras ko para maasikaso yung para sa kanya na makapag-carry siya. Bilang magulang, karapatan natin na pag-aralin sila, hindi natin na patapusin sila sa abot ng ating makakaya. Kahit hirap, pilitin, tiisin, kailangan tibay lang ng loob, lalo na sa panahon ng pandemic. Pinahalaga ko sila ng maayos, tapos yun nga, pinapakita ko naman yung medyo magandang asa, saka nung ano pa sila, yung sakitin ko yung anak ko nilalakan. Yun, ang hirap ko, nagtatrabaho pa ako dati sa hardware. Yun, tapos lagi na hospital dahil may sakit siya ng monomia ba yun? Pneumonia. Pneumonia. Oh. Yun, lagi siya na hospital, gano'n. Ano pa? Nagtatrabaho ako dati sa hardware sa may Santa Cruz. Santa Cruz, tapos yun, Nandali. Ma 15 years din ako doon na nagtatrabaho. Nagtatrabaho ko ng delivery, collector, magandang po. Tapos nung nawala na ako doon sa hardware, tinanggal ako doon. Tapos ang ginawa ko, nagsasidecar ulit ako. Para mabuhay ko lang mga pamilya ko. Oh. Bilang isang magulang, responsibilidad ko na pag-aralin ang aking anak upang lang sa ganun eh magkaroon sila ng magandang kinabukasan at turuan ng magagandang asal at magkaroon ng disiplina sa sarili upang maging ganap na mabuting mamamayan. Ayan po, nakita natin kung gaano kagigiting at katatsaga ang ating mga tatay para lang mabuhay ang kanilang mga pamilya. Imagine, nakikita nyo, di ba? Hirap na hirap nga tayong maglakad eh. Di ba? Minsan, malapit lang sumasakay tayo dahil ayaw natin maglakad. Pero yung mga tatay natin, grabe, walang pagod sa pagpajak ng sidecar, walang pagod sa pagtutulak ng kariton, at naglalakad ng malayo para mabuhay ang kanilang pamilya, para mapag-aral ang mga anak. Kaya talaga namang mga bayani talaga ang ating mga tatay. So ngayon, ito naman, panoorin natin yung mga ibang anak na gustong magbigay ng pasasalamat para sa kanilang mga tatay. Panoorin natin, let's go! Ayun, shoutout po kayo sa tatay ko. Maraming maraming salamat sa mga sakripisyo na ginawa mo para sa aming magkapatid. Ayun, I pray na talagang bigyan ko ng mahabang buhay para sa amin. Makasama ka pa namin hanggang dulo sa mga tagumpay na makakamit namin yun. Maraming maraming salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Happy Father's Day! Maraming maraming salamat sa lahat. Happy Father's Day. Love you. Happy Father's Day, Daddy. Thank you sa pagsusuporta sa amin. Thank you sa pagiging mabuting ama sa amin. Thank you dahil mahaba pasensya mo sa amin. Tsaka thank you kasi lagi ka nandyan maunawain kang tatay. Thank you, Daddy. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Tay. Ang hindi ko makakalimutan sa tatay ko is yung pagiging maaalalahanin niya. Hi Daddy, Happy Father's Day po. Salamat sa pagiging mabuting ama mo sa amin and salamat din dahil sinusuportahan mo kami sa bawat pangarap namin. Salamat din kasi hindi mo kami pinapabayaan, palagi mo kami ginagabayan at pinapatnubayan. I pray Daddy for your long life and God bless you and our family. Gabayan ka sana ni Lord sa araw-araw. Happy Father's Day, love you. Happy Father's Day pa. Salamat sa lahat ng sakripisyo yung ginawa mo sa amin pa. At kahit may kasalanan ka sa amin, okay lang. Tanggap ka namin pa. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Yay! Happy Father's Day! First of all, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. Siyempre, especially kay Papa. Salamat sa pagiging mabuting tatay, sa pagiging mabuting ehemplo sa aming magkakapatid. Salamat sa pag-iingat sa amin nila mama sa mga kapatid ko. Maraming salamat. Happy Father's Day ulit.
Isa sa mga salitang hindi ko makakalimutan na laging sinasabi sa akin ni Papa is mag-aral ako ng mabuti. Kaya sabi niya, kapag nag-aral ako ng mabuti, makapagtapos ako ng pag-aaral, makakahanap ako ng magandang trabaho, at of course, magiging maganda yung buhay ko. Papa, thank you so much na hindi ka nang sasawa na palalahanan ako sa araw-araw. At ito, maganda na yung buhay ko, nasa magandang college na ako ngayon and malapit nag-graduate. Papa, happy, happy Father's Day. And remember na palangga, tagid ikaw sobra. Ayun po, napanood natin yung mga ilang kabataan na talagang nagbigay ng pasasalamat, pagbati sa kanilang mga tatay. At talagang, ayun, akala lang ng ating mga tatay, hindi napapansin ng kanilang mga anak yung ginagawa nilang sakripisyo sa araw-araw. Pero syempre, ayun, nakikita rin ng ating mga anak yun. Kaya, ayun, shoutout din po sa ating mga anak. Mga anak. Kung tayo man ay pinapalo, kung tayo man ay pinapagalitan, ay yun ay isang paraan lang ng pagdidisiplina para i-correct tayong mga anak. Kaya huwag tayong kailangan unawain din natin ang ating mga tatay kapag tayo pinapagalitan. Dahil kapag tayo pinapagalitan at tayo dinidisiplina, ibig sabihin tayo ay mahal niya. At gusto niyang ma-correct, maitama ang ating buhay, ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Kaya yung mga merong tatay dyan, yung mga anak, shoutout sa inyong lahat. Sana maintindihan natin yung mga sacrifices ng ating mga daddy. Grabe yung kanilang ginagawang sipag tiyaga sa araw-araw para sa atin. Ayun po. So, sumingit yung manok. Ayun. At maraming salamat po. Shoutout sa lahat ng mga daddy. Patuloy tayong i-bless the Lord. Patuloy tayong maging malakas. Patuloy tayo sa ating ginagawa. At yun po, Happy Father's Day sa ating lahat. Ayun po, maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye!